Isang sibilyan ang patay sa engkwentro ng pulisya at ng mga umano'y miyembro ng New People's Army sa Surigao del Norte. Patuloy na tinutugi sa mga umano'y rebelde na nanunog pa ng heavy equipment ang isang construction company. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang putukang sumulubong sa mga tropa ng PNP Alegria at 29th Infantry Battalion nang respondihan nilang pagsunog na isang dump truck at payloader sa Barangay San Pedro, bayan ng Alegria sa Surigao del Norte. Sa main highway kung saan dinigdig ng putukan, Laos na! Mabilis na tumakas sa mga lula ng sasakyang ito sa takot na madamay. Nadaanan pa ang mga bumberong kanya-kanya ring tago. Tumagal ng ilang minuto ang putukan hanggang sa tumakas sa mga suspect sa panununog na umano'y mga miyembro ng NPA. Sa clearing operation, natagpuan ang bangkay ng isang Ernesto Andujar, trabahador ng construction company na may-ari ng sinunog ng mga sasakyan. May mga tama raw siya ng bala sa katawan. Ang dalawang heavy equipment naman na gamit sa quarrying, tupok dahil hindi agad nakalapit ang mga bumbero. Iniimbestigan na raw ng PNP kung pinatay ng mga nanunog ng mga sasakyan ng trabahador o kung nadamay siya sa crossfire. Tuloy naman ang hot pursuit operation laban sa mga tumakas na umano'y mga NPA. Meron na rin mga ilan, dalawa o tatlong encounter na rin dahil silang nangyari doon sa lugar na yun dahil may mga presence nga ng mga New People's Army sa lugar na yun. Nagdagdag na po tayo ng pwersa doon pati yung ating mga AFP counterparts ay naglagay na rin po ng mga additional mga border control. Biniberipika pa rin ang pahayag ng isang nagpakilalang Kaleon Guerrero ng guerrilla front ng CPP-NPA na inako ang insidente. Tuloy naman ang hot pursuit operation laban sa mga tumakas na hinihinalang NPA. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.